Diba, never natanong to kay Dogs, bakit hindi ka nagdo-Dota? Sa Dota 1, natagay ko, nung umuwi ako sa Pilipinas, na okay naman siya, understandable. Kaso kasi, pagdating mo sa EU, yung graphics niya, compare sa mga standard sa gaming, ganito na. Pero nung nag-Dota 2, ba't hindi ka nag-Dota 2? Nag-Dota 2 ako. Alpha tester din ako. O, sama natin ngayon si Dogs, kasi di boobs. Dang-dang, kinilat ka, dang QC, kami may... Nagkikwentuhan kasi kami kanina about sa history ng esports sa Pilipinas. Tapos sabi ni Dogs, sabi niya kay Banoops, ang tagal mo na sa esports, no? Sabi ko, oo, matagal na yan. Ngayon, alam namin dito na hindi nagdo-Dota si Dogs. Tapos di ko alam ba't di siya nagdo-Dota. Eh, ano siya sa esports? Parang isa sa mga figures sa esports. Bahay mo ng Dota? Ba't ba hindi mo gusto ng Dota? Ba't ba hindi mo trinay? Napakaganda ng Dota, Dogs. Bota kong Belgo, ang kasabayan ng Dota, na sumikat doon is Gunbound. Nag-Gunbound ako. Nag-Gunbound din ako? Grade 5 pa ako nung... Nag-Gunbound ako, tapos nung sumisikat na yung Dota, nag-Alpha test si League of Legends, pati si Heroes of New World. 2010. Oo. 2010. So, 2010 eh, 2008 yung Gunbound. Hindi, yung panahon na... Oo. Ah, yung sinasabi mo? Oo. Nung nag-quit na ako sa Gunbound, nag-Alpha test naman si Heroes of New World, pati si League of Legends. So, tinigay ko yung dalawa. Nagustuhan kay Heroes of New World, which is yung ano sa Dota 1, natagay ko nung umuwi ako sa Pilipinas, na okay naman siya, understandable. Kaso kasi, pagdating mo sa EU, yung graphics niya, compare sa mga standard sa gaming, ganito na. So, mas madami kang choices. So, when you say gumanon, ano yung gumanon? Ito ba yung Dota o ito? Yung graphics ha, graphics. Oh, yung graphics. Ha? Yung Heroes of New World na lumabas, ang ganda na, compare sa Dota. Pero nung nag-Dota 2, ba't hindi ka nag-Dota 2? Nag-Dota 2 ako. Alpha tester din ako. Nung kailangan pumunta sa forum ng Dota 2, kumakuha ng seat, tapos lalagay mo sa skin, tapos makapaglago ka. Nasa ano ko pa yun? Nasa Facebook ko. Diba? Never natanong to kay Dogs, bakit hindi ka nagdo-Dota? Para mas makilala din ng mga tao yung kasi history. Kasi pumakuha ko ML lang si Dogs sa LOL eh, diba? Nag-Dota ako, so. Ako, nag-League ako, nag-Dota ako, nag-AOV ako, nag-ML ako. December 4, 2011, nag-post ako. Dire Victory. 2011, Alpha yan, Alpha. Tapos nun, hindi mo nagustuhan? Hindi, nagustuhan ko. Kaso, nung natapos yung close beta, maghihintay ka ng, sabi natin, ilan weeks. Kasi lalabas na yung release eh. Oh. Lumabas na yung LOL. Tapos sa LOL, ang problema na ito, binigyan ako ng limited skin. Yung King Ramos. Di syempre, bida-bida ka. Oo, bida-bida ako nun. Tapos biglang nag-boom si LOL sa EU. Nauna mag-boom ang LOL sa EU kaysa Dota? Okay. Kasi ang problema nun sa Dota, kailangan mo Battle.net. Battle.net lang yung only way para makapaglaro kayo ng ano. Kasi LAN game talaga yung Dota. Oo, LAN game. Dito kasi sa atin, pwede ka pumunta sa baba, 10 kayo naglalago ng Dota, sali-sali na, di ba? Computer shop. Doon wala computer shop, may sarili-sariling computer. So ako, yung mga kasama ko, nag-League of Legends. Bakit hindi mo pinursue? Nandun ka sa punto ng life mo na rising ka, tapos may chance ka mamili ng ipupursong game. Ang daming event ng League of Legends sa Belgium. Halos lahat na nag-League of Legends. Pag di ka nag-League of Legends, iwan ka sa friend. Mapofomo ka sa... Lahat doon nag-League of Legends. Para sa hindi nakakaalam, nagkakilala-kilala kaming tatlo. Kasi si Dog, kasabay ko siyang naging influencer sa Arena of Valor. Tapos, papadala kami sa Korea para lumaro. Pero dahil expired yung passport ko, hindi ako nakasama siya lang. Ang na-meet nga doon si Eric. Doon sila nagkakilala ni Eric. Pero before pa magpunta ng Korea, nakakausap ko na siya sa Discord. Tinuturuan niya kami kung paano yung mga item, yung ganyan-ganyan. Kasi siya yung nagtuturo sa mga influencer mag-Arena of Valor noon. Tapos, after ilang months, nag-message ka sa akin na may contact daw ba ako kay Doggy. Tapos, ginawa nga ta ng JC, kinukuya ko pa to. Pag nag-duck read ka sa chatbox ko sa kanya, way back 2016, tawag ko sa kanya kuya. Hindi ko na siya kayang tawagin kuya. Iba na eh. Tapos, tumigil yung conversation na hindi namin nag-uusap. After nun. Bakit? No, parang pinagsilosan ba ako? Oh, pinagsilosan siya niya. Pero never kami nag-usap. Ang naging usapan lang namin nun, Arena of Valor talaga. Legit, ayun lang talaga yung ano conversation namin talaga. Oh, pero tapos, atagal na namin magkakilala. Isipin mo yun sa Twitch, siya lang talaga yung kaibigan ko nun na nandito sa Pilipinas. Kasi yung mga kaibigan ko, kasi ako nagpasok sa kanya sa'yo sa Twitch. Oh, si Mab, si sila na, taga si Mo, pero yun talaga dito talaga, siya lang yung ano ko nun, yung parang nakausap ko ng matiwasay na maayos. Tapos yun, League of Legends, nag-boom yung League of Legends, nag-dag ako ng League of Legends, tapos madaming pera doon, like, pag mag-elubus ka, coaching. Pero yun ang unang-una kong in-stream. Tapos, nung magsa-start na akong mag-Dota, second day kong mag-stream, nag-Dota 2 ako, umiyak ako. Umiyak ako kasi ang bobo ko. Tapos binabash ako.
ako. Di ba first day sa streamer mo, excited ka pa, tas ambanum mo, pero okay lang, tatanggapin mo. Nung second day, yun yung parang mabigat na yung loob mo, tama ba tong decision ko? So, kaya ka nag-addict sa Dota talaga? Kaya ako nag-addict sa Dota. Kumbaga may yabang ako na marunong ako mag-Dota. De, pero mahirap talaga yung Dota. Like, reality check, it is one of the hardest games. So, may respeto ko sa mga Dota players. Alam ba sino pinaka-favorite kong pro player sa buong mundo? Sino? Miraken? Sino? Si Dendy. Dendy. Nanonood ka ba ng TI? Nung TI 1, pinanood ko. Hanggang ngayon, nanonood ka pa rin ng TI? Oo. Oh. Pagka ano ka sa eSport, gusto kong panoorin lahat ng eSport. And yung the international talaga. Iba klase. Pati yung 1. Nakakaw na experience ko na last year nasa TI kami ni Eric. Yung pinapanood ko yun. Sipin mo, addicted ako nun sa LOL. Tapos nag-stream na ako sa Twitch. Sabi natin may 100 viewer ako. That way way back 2012. Sinasabi nila, sino favorite mong pro player sa LOL? Sabi ko, wala sa LOL yung favorite kong pro player. Dendy. Kasi nakakalaban ko na eh. Same rank lang kami. Nakakalaban ko lahat ng pro. Parang, okay lang. Sige, pro, okay. Kasama ko. Pero talagang, tumatak sa akin paano yung indaliri niya gumaganon-ganon. Parang piano. Min, parang siya nagpa-piano. Kasi that time, ano pa, wala pang hotkeys. Oo. So, nampad ka. Kunyari, pag titinker ka, pag ganon-ganon ka, diba? Tapos nakita ko siya, sabi ko, ang harmonic ng daliri niya. Parang, tita, parang nagpa-piano. Ang ganda talaga tignan. Tapos ang haba pa. Holy shit. Sabi ko, sure ko nakikipin nito. Ano yun yung hook tapos, ay, fountain hook. Oo, fountain hook. Pagkagamit ka ng hotkeys, yung mabilis sa skills sa item, kailangan mo inampad. So kung nandiyan yung kamay mo, gaganon ka talaga ng mabilis para magpalit-palit. Lalo kung Tinker SF gamit mo. Gumamit siya ng ano ba to? Yung may ulti black hole. Si Nigma. Oh, Nigma. First time niya daw gagamitin yun. Tandang-tanda ko pa. First time gagamitin ni Dendy, ginamit niya sa tournament. Biglang naka 5-man black hole show. Gumaganon. Tandasan ko. Doon ko siya naging item. Panonood ka ba ng Tomusite? Oo naman. Napanood mo yung sa TNC? Ay, hindi pa. Panoorin mo yun, yung Dark Horse sila. Panood mo sa kanya yun, noobs. Napanood mo yung una, napanood mo na yung una. Oo, napanood ko. Pinanood ko lahat ng TI. Oh, sino nag-champion dun sa ano? Sa TI 1, Navi. Kasi Navi, sila Dendy. Legit. Hindi ko alam kung Orange ba or Wings or Invictus yung 2. Invictus. Oh, okay. Yung 3, nakalimutan ko. Ang TI champ na panglima is EG or Liquid. Parang lagi kasi naka back to back EG. EG naka back to back. Never naka back to back sa EG ang championship. EG ang nag-back to back. Sorry. Kaya nga sobrang ano yun. Iyon yung pinaka naging booster ng Philippine esports, yung TI7. TI6 kasi yung TI6. TI6 kasi doon nakapasok ng top 6 yung TNC. Tinalo nila yung OG. TI6 yun ba? Which is TI6. Yun yung pinaka crowd favorite kasi OG. Andun ako lang eh, kasi yung nagsisirculate na video. Wala kasing may kilala sa TNC. Sino ba itong mga to? Sobrang memorable na. Nandun kasi ako. Ako yung nag-upload ng video sa Twitch noon eh. Yung lumabas yung mga tao from the venue para mag-cheer ng TNC. Kasi doon din lang talaga nirespeto yung Philippine esports. Grabe yun. Isag mo nga sa kanya yun.